Alam niyo ba guys, nandito ako sa may Pasig at dito na-discover ko na yung sikap at nauusong solo na pagkain ng ramen sa Japan, finally nandito na nga sa Pilipinas. At no, hindi na nga talaga natin kailangan pumunta sa bansa ng mga Hapon para ma-experience ito. Dahil dito sa nagtitrending na ramen shop sa Pasig, hindi lang talaga ramen, pero pati experience, flavors at vibes, ang lakas talaga ng mga Japan-Japan. At kung ang trip nyo nga ay kumain ng mag-isa yung walang nanguhusga, perfect place talaga ito para sa inyo. Meron sila ditong solo-focused dining table na ayan nga, merong privacy kaya ma-e-enjoy nyo talaga ang inyong mainit na sabaw ng ramen. Pero huwag kayong mag-alala dahil you can open the partition naman kung meron kayong kasama. May pagka-Ichiran ramen style at first in the Philippines kaya ito pumatok sa may madla. Bali ito nga pala ang talaga namang nagtitrending lalo na nga sa TikTok na ramen wave na matatagpuan dito sa may number 1, Brixton Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Actually, nasa may tapat nga lang sila ng Pioneer Center at visible naman ang kanilang kainan kaya madali nyo lang sila makikita. At ayun, sumikat nga ang kainang ito dahil sa kanilang nagsasarapan at authentic Japanese dishes na kung saan ipinagmamalaki nga nila na yung paraan ng kanilang pagluluto ay inaral pa daw nila mismo galing sa Japan. Yung sabaw ng kanilang ramen, cloudy creamy soup galing sa Fukuoka, at yung tonkotsu broth 8 hanggang 12 oras lang naman daw pinapakuluan. Kaya naman legit Japan feels at romantic moment ang pagkain dito sa may ramen wave. At para alamin nga kung masarap nga ba ito, tinanong ko na ang pulso ng taong bayan. Ito, nakasabay pa natin kumain si Sir Mark at ito nga daw si Ma'am Apple. Kawin-kawin naman dyan. Ayan, maka nabudol na social media. Nakita lang daw nila to kasi sa TikTok eh. At ito nga ano, tanungin natin, pang ilan yun na daw po kumain dito, Chef Ma'am? Ayan. Pang 5 times na namin dito. Budol is the meal. Oh, so, budol is the meal. Ayan, yan, no? 5 times na. At bakit nyo po siya binalik-balikan? Kasi sabi nyo, ang dami nyo na nakainan eh. Oo, hindi namin alam kung anong nilalagay nila sa ramen nila. Ang sarap eh. Ganun siya kasarap. No, from 1 to 10, Chef, ilan yung rating ninyo? 11. 11. Ayan, nasa kanya nang galing ha, hindi sa akin. Ano yung favorite na kinakain nyo dito para alam ng madla? Yung yokai, tsaka tantan men. Yes. Ayan, dalawang bowls, ubos si Monsarap. Ayan. Thank you po, salamat. Thank you ma'am, bye-bye po. At ito nga guys, syempre una muna nating titikman ang kanilang bestseller na yokai ramen. At sabi nga kasi ni Mark kanina, no, ito nga doon yung kanilang favorite na ino-order. At ito aalamin natin kung ano nga bang merong kakaiba sa ramen na ito. So ayan, tingin muna natin yung sabaw. Actually, para siyang nahawig sa tantan men ramen. Pero sabi nga nila, mas maanghang, mas madaming laman, mas maumami, at mas masarap daw ito. So ayan nga, unang kagat. Arigato gozaimasu, masaya. Tikman natin. At ayun nga, para sa akin, na-enjoy ko talaga itong kanilang yokai ramen. Tama yung sabi ni Mark, mas elevated at mas overloaded to sa sahog kaysa sa tantan men ramen nila. Meron siyang sipa ng anghang, pero tolerable naman. Kumpletos mikado sa din dahil merong chili, ground pork, chasu pork, at tamago. At kung walang sipa ng anghang ang gusto nyo, tonkotsu ramen ang nababagay sa inyo. Classic, naughty, at creamy ang flavor profile nito. Favorite ko naman sa lahat, itong kanilang pork bun kasi 90 pesos lang at nag-uumapaw sa laman. I like their gyoza kasi light tapos crispy yung other side. Yung karagi nila okay lang din para sa akin at I like kasi hindi siya masyadong mataba. Para sa akin, one of a kind experience ang pagkain dito sa Ramen Wave and for sure, babalik-balikan. Kaya naman, amen to ramen. Yun lang, finish na.